Peter San? Go down now, we're about to eat. Di pa ako gutom. Peter San, we talked about it already, di ba? Dapat sasabay ka sa pagkain. Busog pa nga ako. Siya, alam niyo ba, mortal sin ang gluttony. Okay, then you tell her ama na ayaw mo kumain. Sige. Iris, paning favor? Ikaw ang magsasabi, not me. Eh, hindi kasi yun. Ano? Mapapayaran mo ba ako ng 5K? Babalik ko lang kagad. 5,000? For what? May online deal lang kasi. Are you into stocks or crypto? Something like that. Parang, may game lang kasi yung sasalian. By game, do you mean gambling? Sure, call it whatever you want. Kailangan ko lang kasi ng capital. Mamayang 8 na yung start. Peter San, if it's about gambling, hindi kita mapapahiram. Damot mo naman. Para 5K lang. O sige, ganito. Mag-deal tayo ah. Whether I win or lose, babalik ko sa'yo within the week. With, 20% interest. G? At pag natalo ka, paano mo naman ako babayaran? Anong isipin yun? Madiskarte itong pamangkin mo. Peter San, magkano nang natalo mo? Umamin ka nga. Ano mo nang sinasabi? Magpapahiram ka ba? Magkano na nga yung natalo mo? Wag na nga lang, di bali na. Hindi na mahiram. Alam mo, Peter San, ang sugal nakaka-addict yan. Huwag mong hayaan yan ang ikabagsak mo. Stop it while it's early. Sa tingin mo, may kakabagsak pa ako. Go down na nga and clean your room. Gusto na talagang ma-involve ni Violet sa Crestmont. Naririndi na nga ako sa pangungulit niya. Ilang araw na siyang tanong ng tanong sa akin. Subukan mo. Pagbigyan mo, malay mo, Leopoldo. Malay natin, nasa dugo pala niya ang pagiging negosyante. Sige. Pagbigyan natin ang bata. Patunayan niya sa akin na mali ang akala ko sa kanya. Talaga ba, Ma? Taga-inventory lang ako. Ginawang tao, stockroom. Hindi naman yan lang ang trabaho mo. Hindi ka palaging nasa stockroom. Meron ka rin naman sariling office desk. Hindi ako bagay sa ganito. Tignan mo naman ang dumi-dumi yung ingay-ingay. Tsaka paano niyo ba makikita yung galing ko kung ganito yung binibigay niyo sa akin? Dito ka magsisimulang matuto tungkol sa negosyo natin. Talaga mag-uumpisa ka mula ibaba pataas. Habang si Atsi meron ng magandang responsibilidad, hanggang kailan pa kayo walang bilib sa akin? Kala niyo nakakatulong itong ginagawa niyo? Hindi! Nakakainsulto! Akala ko ba gusto mo magtrabaho sa Crestmont? Oo nga, nagsisimula na ako. Pero bakit lagi kang nakasimangot? Tapos naninigaw ka pa ng mga trabahador natin. Pati yung mga empleyado na mas mataas sa'yo ang rangko. Dahil isa akong tsuwa. Si Papa nagpapalamon sa kanila at sa pamilya nila. Kaya lahat sila pwede kong manduhan. Kung hindi mo kaya yung trabaho na binigay sa'yo, pwede ka natin ilipat sa ibang department. O kaya pwede rin natin bawasan yung tasks mo. Huwag mo ibaling sa ibang tao yung pagkukulang mo. Ano sinasabi mong hindi ko kaya? Pwede ba? Tigilan mo rin ako sa mga words of concern mo. Alam ko naman kung anong gusto mong palabasin eh. Na mas magaling ka! Huwag mo sa akin ilabas yung insecurity mo. Kung hindi mo kaya yung ginagawa ko, huwag ako ang sisihin mo. Nag-aaway ba kayo? Pinag-uusapan lang ko. Nangyayalam si Atsi sa trabaho ko. Keso hindi ko raw kaya. Eh, kaya mo ba? Opo. So, anong problema? Sa simple at babaw ba naman ang ginagawa ko? Kakayanin ng maliit kong utak. Hindi yan ang rason kung bakit ka nandyan sa trabaho mo ngayon. Tama si Lily. Nagsisimula ka pa lang. Marami ka pang dapat matutunan. Kahit anak ka pa ng boss. Okay. Tama na naman kayo mga boss. I'm sorry! Sorry!